first time ko silang lahat makatrabaho. Siyempre, hindi ko pa rin po maiwasan yung pressure. So, pero po yung pressure naman yun, minisip ko in a good way na lang para mas lalo kong galingan. Sobrang thankful and blessed po ako na naging part ako ng Love Bites family. Kaya maraming salamat po sa RCD Narratives. Thank you po. At syempre, sobrang napakagandang experience para sa akin to kasi bagong pamilya. Kasi lahat sila first time ko sila makatrabaho. So nakakatawa kasi first day namin parang feeling ko matagal ko na silang kakilala. Ganun kami kaklose agad-agad. Kaya thankful ako and blessed. Well, sa akin hindi naman umabot yung ganun, pero kasi may similarities kami ng character ko ni Kath. Kasi very impulsive din yung, parang ganun din naman ako. Pag gusto ko, kailangan na gagawa, nagagawa ko. Pero kasi ngayon nung medyo tumagal, na-realize ko na yung pag-ibig hindi mo dapat minamadalian. Dapat hinihintay mo yan kasi kung sa'yan darating sa'yo. And at saka yung buhay natin wala naman take two eh. So, isa lang yung buhay natin. So kailangan mas piliin natin maging masaya talaga. Sobrang nakakatuwa po, nakakataba ng puso kasi until now, kasi nga, kagaya nga po ng sabi ko kanina, first time ko silang lahat makatrabaho. Siyempre, hindi ko pa rin po maiwasan yung pressure. So, pero po yung pressure naman yun, minisip ko in a good way na lang para mas lalo kong galingan. So, kaya thankful din po ako na naging part ako ng Love Bite Season 2. Meron na bang next for you on TV naman? Like, ay nako, kailangan nyo muna panoorin ng Love Bites. Huwag next! Correct! Hello Kuya Alan, challenges, siguro po sa lahat ng sinabi nilang napaka-light po ng stories, parang sa amin po yung mabigat. Kasi yung story po ng wedding dress, medyo may pagka-heavy diba? Doon, oo, ganun. Pero may light na parts, may heavy din siya kasi may iyahang part din siya, kasi nga, oo, insecurities, umaasa pa rin ako na makakilala ko pa rin yung taong para sa akin. Well, ayun nga po, experience, sobrang off-cam, sobrang nakakatawa kasi nga po, since bago ko sila bago ko pa lang silang nakatrabaho, nagpapasalamat ako kay Direct Kevin kasi bago kami mag-start, kailangan parang ito yung paghahanda namin, kunwari, since kami nga, first time namin. So ngayon, nag-banding muna kaming dalawa, kwentuhan kami, kamusta ka ganyan, hanggang naging kalma na kami, parang komportable na kami sa isa't isa. So yun, so, ayun yung pinaka, hindi ko makakalimutan. And kasi parang wala tayong time para mag-enjoy talaga kasi work lang talaga, work lang kami pag pumunta kami dun sa place. So yun. Siguro yung pinaka-worst, tama naman silang lahat, love is a choice, ganyan. Pero sa akin kasi love is not enough. Kailangan, Tama, te. Kailangan nag-iipon. Kailangan may Jordan. Nag-iipon. Namumuhunan. Hindi. Ayun nga, love is not enough. Kailangan yung compatibility nyo. Okay, pares kayo ng mga gusto. Kasi minsan, respeto. May respeto. And syempre, siguro yung pinaka-worst na nangyari sa akin, siguro yung paulit-ulit mo siyang papatawarin kahit na nagawa na niya. Yung hindi lang dalawang beses, hindi lang tatlo, yung paulit-ulit. Siguro ayun na yung pinaka hindi mo makakalimutan at pinaka-worst na nangyari sa akin. At saka kasi alam mo tayong mga girls, ang gagaling natin na mag-advise, pero minsan sa sarili natin, hindi natin ma-apply. Aminin nyo. Diba? Totoo yan. So yun. Correct. Siguro kasi pag nagmahal ka, hindi mo mararamdaman kung siya na talaga. Kasi sabi nila, nagtatanong ako, paano mo malalaman kung siya na talaga yung tamang tao para sa'yo? Sabi nila, hindi mo mapapaliwanag talaga kasi bigla yan darating sa'yo. So mararamdaman mo na lang, siya kahit anong layo mo, andyan siya lumalapit right. Para sa'yo. No, I was looking for answers like, hindi na ako makakain pag hindi ko siya natetext. Yung mga ganon. Parang I can't seem to go out anymore. Na ako lang, kinoconsider ko na siya sa mga plans ko. Parang mga ganun, yung mga ganung signs.